Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Didri kapag dinsagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Bakbakan ngayong gabi, ang mahal na bayarin niyang ang sigaw, hindi lang ng mga pasyente, kundi biruin nyo, maging ng mga doktor at empleyado ng isang pampublikong ospital sa Bataan, ang dapat daw sana'y libreng servisyo at produkto, pinababayaran. Sisingilin namin ang may kasalanan sa ambush. Dalagita sa Tan sa Cavite, ginalaw na kinidnapa raw ng boyfriend. Ang salarin ay tauhan daw mismo ni Mayor. Dahil 5 buwan na ang hindi lumilitaw ang Dalagita, resbakan natin ang lover boy na Kolokoy. Ang mga ticketing office ay punterya na ngayon ng mga kawatang body-body kung umatake. Alamin ang estilo ng Madorobo na aming ibubuko. Magandang hapon mga kapatid, Lunes na naman, magsisimula ang uli ang programang ito sa pagmamanman sa kasamaan. Ang mapangapi at tiwalay kung nakapuga man ng Sabado at Linggo, supalparagan sa amin ang maliligayang araw ninyo. Kaya mga tool, bago kayo malingat sa malasadong manloloko, haharangin namin sila, bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, panaragutin, ambush! Government hospital ang Bataan General Hospital, pero talo pa raw ang singil sa mga private hospitals dahil sa patong-patong na charges sa mga pasyente. Tila hostages tuloy ang mga walang pambayad at ito ay dahil sa walang kwenta pamalakad di umano ng isang Doktora Glory Baltazar. Mismong mga doktor at tawanin ng hospital, sama-sama ng umaangal! Kaya kailangan na ang ambush. Mismong mga doktor at ilang kawani ng ospital ang nagsiwalat sa T3 ukol sa maling pamamalakad umano ng bagong officer in charge ng Bataan General Hospital na si Doktora Glory Baltazar. Ilang pasyente ang na-hostage raw dahil hindi nila mabayaran ng sobrang mahal na paniningil. Nakakawa ko sila, ganyan ho, ang tagal ho nilang nabibinbin sa hospital para makalabas. Lahat daw may charge. Pagkabit at pag-alis ng swero, pagkuha ng temperature, blood pressure at maging ang mga mask na isinusuot ng mga nurse at maging ang bedsheet at punda ng kama sa pasyente raw sinisingil ng ospital. So bakit po lahat sinacharge? Kawawa naman po ang mga pasyente. Aba, ang mga pasyente lalong magkakasakit sa sistema ng pamunuan nito ngayon. Gaya ni Ortega na may sakit sa baga, ang dapat sana ay murang bayarin. Umabot sa mahigit 100,000 ang presyo dahil sa mga patong-patong na sinisingil sa kanya. Talagang halos triple ang halaga pagdating sa loob na ospital. Kami lang ang babayad, magbabayad ng sarili namin. Napakalaki nito. Nagsimula raw ang kalbaryo ng mga nagreklamo noong umupo si Dr. Baltazar bilang OIC ng ospital. May pondo naman raw ang ospital galing sa gobyerno, pero bakit ginagatasan pati ang mahihirap na pasyente? Kaya ang sigaw nila! Nananawagan po kami kay Secretary Ona na sana po ay sinan po niya yung ang nagiging problema sa Bataan General Hospital. Alam mo mga tol, itong ospital na ito ay talagang sangkatutak ang reklamo dyan. Matakin mo hindi mga ordinary pasyente na nagreklamo, kundi mismo yung mga doktor at nurses dahil naawa sa mga pasyente. Pag lagay mo na swero, may bayad. Pagtanggal, may bayad. Blood pressure, may bayad. Baka pag nag-hatching ka, may bayad din. Hindi, yung basta may nurse. Kunwari thermometer, di ba? Kung may lagnat ka, may thermometer. Itong taong mga 2005, ito yung hospital na kung saan nasunog yung bata sa incubator. Alam namin yun
sa Bataan. So, itong hospital na ito? Itong hospital na ito. Bataan Provincial General Hospital. Diyos ko po naman. Ito naman, Sus Mario. Ay, yun na nga yung sinasabi nila ngayon, Tol Ben, yung sobrang sigil. Pag, kunwari, sakit mo, itrangkaso, papasok ka dyan, mababa dyan yung mga 12,000. Naku, dahil bawat temperature mo, babayad ka na 150. Tignan mo na, di ba, Tol Erwin, Tol Ben, pag public hospital, wala kang babayaran. Gobyerno. Gobyerno. Eh, kahit na magkano yung sigil nila, pag lalabas ka lang kasi, courtesy of the government. Correct. Eh, nung umupura itong bagong head nitong Bataan General Hospital, si Dr. Baltazar, dito na. Nagkaroon ng memorandum na pagbabayarin. Pagbabayarin lahat ng pasyente para makapangmangalap ng pondo. So, kung hindi makapagbayad yung pasyente, ano mangyari? Hostage? Hostage ka. Hindi ka makakalabas. Hindi po pwede yan. Ayan, si doktor nagpatay ng phone. Nagpatay ng phone. Natakot na. Tinatawagan din natin ng Department of Health. Wala rin sumasagot. Pati yung Office of the Governor. Etong Department of Health, unang-una dapat naalalaman yan. Kasi unang-una, kung kumukuha naman sila ng pondo sa national, maaaring nagbibigay sila sa pondo ng probinsya, pero under national yan. Correct. Kaya dapat siguro malaman ito yung Secretary Ona, yung mga nangyayari dito. Yung Governor's Office. Yan, importante rin yan. Palagay ko, under yan eh. Wala sumasagot. Si Gov. Sino bang Governor ng Bataan? Ano bang pangalan? Si... Governor Garcia. Garcia. Balikan natin. Balikan natin. Sige. Rest back muna tayo. Rest back muna tayo. Mga babae at batang inaapi, may rest back na kay Tol Raffy. Isang dalagita sa Tansa, Cavite, ang di umano'y tinay daw ng karelasyon na bodyguard ng mayor. Dahil minor din ang bata, 16 years old lang ha. Pwede ang kakasuhan niya ng seduction of minor. Ang langaw na ito nakatungtong lang sa kalabaw. Hoy! Ilabas mo ng bata para hindi ka mapisak sa aming resba. Parang awa mo na. Ilabas mo ng anak namin. Itong sigaw ng mag-asawang Amelia at Ricardo Dungo ng San Jamayo Town sa Cavite. Laban sa kapitbahay nilang si Wilfredo Cesa, isang civil security unit ni Mayor Marcos Arayata ng Town sa Cavite. Ang 16 anyos na bunsong anak nila ay nakarelasyon daw at ngayon ay dinukot di umano. Kay Wilfredo Cesa, hindi mo namin alam na tatrydo rin niya kami. Siyempre bilang ama, masakit sa kalooban ko yung gano'n na nangyari sa anak ko. Nitong Agosto, sumbong na mag-asawang Dungo, pinagsamantalahan daw ni Wilfredo ang dalagita. Pero may mga nagsasabi ding nagkaroon nga ng relasyon ang anak ni Wilfredo sa bodyguard. Ipinasuri nila at batay sa medical legal, hindi intact ang hymen ng bata. Kung talagang may relasyon nga sila, kailangan kakasuhan pa rin ng seduction of minor si Wilfredo dahil minodidad pang dalagita. Hindi na makapagsalita yung anak ko dahil siya'y tinatakot. Noong una, naghahay ng reklamo ang pamilya Dungo laban kay Wilfredo. Pero, tinakot na naman daw ni Wilfredo ang bata para gumawa ng kasulatan na siya'y sinaktan at tinakot lang ng mga magulang para idein ang karelasyon. Makalipas ang isang linggo, isinama raw ni Wilfredo ang dalagita at makita pa mismo na amang si Ricardo. Pero siya na...